puso na ang binhi ng kabanalan. So ibig sabihin, ang prioridad ng ating buhay, ang prioridad ng ating pag-iral ay ang ating Panginoon. Iyon ang kanilang maparaang pamamaraan ng paglilingkod at pagpapahayag ng kanilang pag-ibig sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalaga sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 30th linggo sa karaniwang panahon. At kung titingnan natin ang kalendaryo ng ating simbahan, 3 linggo na lamang at pagkatapos ay ipagdiriwang na natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari na siyang nagpapahayag na katapusan ng kalendaryo ng ating simbahan. At pagkatapos naman ng Kristong Hari, ay magsisimula na tayo sa panahon ng Adbiyento na siyang paghahanda naman natin para sa panahon ng Kapaskuhan. Kaya't ilang linggo na lamang, muli ay matatapos na natin ang isang taon sa liturhiko kalendaryo ng ating simbahan. At sa araw na ito ay narinig natin ang pagtuturo ng ating ebanghelyo, ng ating mga pagbasa tungkol sa pagmamalasakit natin at pagtulong natin sa ating kapwa. At yung tanong ay sino ang ating kapwa? No? So matatandaan natin, nagturo ang ating Panginoon kung sino ang ating kapwa. At sa kanyang pagtuturo ay ginamit niya ang larawan ng isang dayuhan na naglalakbay na hinarang ng mga tulisan. Kapag tayo ay nagmamatiyag, kapag pinapansin natin ang ating mga gawi, ang ating mga pag-uugali, ang ating mga pagkilos, mapapansin natin na kapag kunwari mayroong isang tao na dumarating at yung taong iyon ay nakasakay sa isang magarang sasakyan at nakasuot ng magandang kasuotan, at mapapansin natin medyo mabango at medyo maganda ang kanyang kutis, no? Kunwari sa mga greeters and collectors, no? So ano ang ginagawa natin kapag ganoon ang nakikita natin? Siyempre, lumalabas pa lamang siguro ng sasakyan ay sinasalubong na natin, no? At dinadala na natin kung saan ang magandang upuan, doon sa natatapat sa electric fan nang sa ganoon ay hindi pagpawisan, no? So ganoon ang ginagawa natin. O kunwari sa mga opisina naman, sa mga tanggapan, talagang inaasikaso natin. Hindi pa nakakarating sa opisina ay tinatanong na ng mga sumalubong kung ano ang kanyang kailangan at kung paano siya matutulungan. So napakaganda ang gawain natin na iyon. At kinikilala tayong mga Pilipino na mga hospitable, no, na marunong at maganda ang ating pagtanggap sa mga panauhin. Ang tanong ay paano naman kung yung dumarating ay nakapaalamang gusgusin ang kanyang kasuotan, mukhang hindi naligo, mayroong anghit, no? At medyo madumi, no? So kung yung una, iyon ay sinasalubong,
pinapansin at inaasikaso paano pag ganoon ang lumapit, no, yung mga greeters and collectors, no? So paano natin tinitingnan ang mga iyon, no? So siguro kung mayroon lamang tayong mikropono, no, magbababala na tayo sa mga nagsisimba, o mag-ingat kayo, no, baka madukutan kayo, no, baka parang may mukhang mandorokot dito, no. So siguro kapag mayroong mic, ganoon ang gagawin natin, sapagkat yung nakita natin ay hindi maganda ang kanyang kasuotan, madumi at mukhang mahirap. E kung sa mga tanggapan naman pumunta, siguro iisipin natin, o kaya kahit si Father, no, nako, baka mayroong magsusulisit, no, baka kukunin na nito yung collection namin, no, hihingin na pamasahe papuntang probinsya, no. So marahil iyon ang iisipin natin, mag-iisip tayo ng masama, kaya't sa halip na pansinin or pag napakinggan na natin, ipapasa natin sa iba, ah, pumunta kayo doon, iyon ang makakatulong sa inyo. At ang ending, yung pumupunta upang humingi ng tulong ay walang naiuwing tulong. At yung dala-dala niya na konting dignidad para sa kanyang sarili ay nawala pa dahil sa pang-iinsulto natin, sa masamang pagtingin natin at hindi natin pagtrato ng mabuti sa kanila. Sinasabi na kapag Katoliko, kapag tunay na tagasunod ng ating Panginoon ang kanilang nilapitan, siguro hindi sila uuwi na luhaan. Siguro naibigay ang kanilang pangangailangan. Sapagkat sinasabi at narinig din natin sa pasimula ng ating unang pagbasa na ang batayan o ang sukatan ng tunay na makadiyos, ang sukatan ng tunay na tagasunod ng ating Panginoon ay kung paano tayo makitungo sa mga kapwa natin na nangangailangan ng tulong. So doon nakikita kung tunay ba tayo na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, kung mabuti ang ating pakita, kung mabuti ang ating pakikitungo sa kapwa natin na nangangailangan. Alam natin na sa mga pagtuturo ng ating Panginoon, ipinapahayag sa atin na ang pagmamahal natin sa Diyos ay naipapakita natin sa ating pagmamahal, sa ating paglilingkod, sa ating kapwa na nangangailangan. At sa lumang tipan pa lang, ipinapahayag na ang katotohanan niyon. Hindi lang ang ating Panginoong Hesukristo ang nagturo, kundi maging sa lumang tipan pa, sa kapanahunan pa ni Moises, ay ipinapahayag na sa atin ang kahalagahan ng pagtulong natin sa ating kapwa na nangangailangan. So ang tanong natin kanina, sino ang ating kapwa? Sino ang mga nangangailangan? At iyon ay nililinaw sa aklat ng Eksodo na napakinggan natin sa ating unang pagbasa ngayon. So sino daw ang kapwa natin na nangangailangan? Unang-una, ang mga dayuhan. Ang mga estranghero. Kaya nga't sa ating unang pagbasa, iniutos ng Diyos, huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyo na nag-ibang bayan din kayo sa Ehipto. So ipinapahayag nito na maging mabuti ang pagtingin natin sa ating kapwa na mga estranghero, na mga dayuhan, sapagkat tayo rin, no, isa-isang banda, sa isang punto ng ating buhay, tayo rin ay naging mga dayuhan. Alam natin kung ano ang hirap na kanilang nararanasan, at lalo sigurong nauunawaan yung mga galing sa probinsya na pumunta dito sa Maynila upang makipagsapalaran, upang magkaroon ng magandang buhay. Lalong-lalo na kung sila ay lumuwas na wala man lamang kakilala, kung sila ay lumuwas na konti lamang yung kanilang pera na dala-dala. So anong hirap ang kanilang naranasan, na wala man lamang tutulong sa kanila, wala man lamang gumabay sa kanila sa kanilang mga pangangailangan. At siguro ay lalo pang nauunawaan ng mga kapatid natin na pumunta sa ibang bansa upang ang kanilang pamilya na naiwan ay magkaroon ng magandang buhay. Para sa atin na mga kunwari, mga magulang, o kaya ay mga anak,
o kaya ay mga asawa na tumatanggap ng sustento, maaring masayang masaya tayo, maaring sa sobrang saya natin ay waldas na tayo sa mga pera na ipinapadala sa atin. Ngunit iisipin natin ang kanilang kalagayan doon. Madali ba? Masaya ba sila sa kanilang ginagawa doon? Mahirap ang mangibang bayan, mahirap ang maging estranghero sa gitna ng karamihan, na kung saan hindi mo alam kung saan ka patutungo, hindi mo alam yung lengguwahe na kanilang pinag-uusapan, hindi mo alam dahil bagong kultura, bagong paraan ng pamumuhay ang iyong nakikita, maliban na lamang sa lungkot na nararamdaman ng mga napapalayo sa kanilang mahal sa buhay. At iyon ay kinikilala ng Panginoon. Kawawa ang pagtingin sa kanila. Kaya't sinasabi sa atin, huwag ninyong apihin ang mga dayuhan. At sa pagtuturo ng ating Panginoon, sino ang mga dayuhan, sino ang aking kapwa, ang kapwa na nangangailangan. Kaya nga't sa pagtuturo ng Panginoon tungkol sa katapusan ng panahon, no, isa sa mga 7 corporal works of mercy, no, ang pagtanggap, ang mabuting pakikitungo sa mga dayuhan. Kaya't sinabi ni Jesus, ako ay naging dayuhan at ako ay inyong tinanggap. Kaya't hali kayo at makibahagi, no, sa kaligayahan ng inyong Panginoon. No? So sa pananalita iyon doon sa Faithful Steward. No? So, o kaya naman, ako ay naging dayuhan, ngunit hindi ninyo ako inaasikaso or hindi ninyo ako tinanggap. Kaya't ano ang mapupunta sa kanila, sila ay mapapasaapoy na hindi mamamatay. So doon pa lamang makikita na natin ang pagpapahalaga na dapat ay tulungan natin ang kapwa na nangangailangan at kabilang doon ang mga dayuhan. Ang pangalawa ay ang mga balo at mga ulila. So sinasabi sa atin, huwag din ninyong apihin ang mga babaing balo at mga ulila. Kapag inapin ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. So napakahalaga ang pagtulong natin, napakahalaga ang mabuting pagpapakita natin sa mga balo at sa mga ulila. Alam natin na ang mga ito ay kumakatawan sa mga taong mahihina, sa mga taong walang magtanggol sa kanila, o kaya naman ay walang mga tao na tutulong sa kanila sa panahon ng pangangailangan. Kunwari yung babae na namatayan ng asawa at mayroong mga anak na naiwan, so paano niya itataguyod ang kanyang pamilya, e wala na ang kanyang asawa. So kawawa ang kalagayan ng balong iyon. O kaya naman ang mga anak na namatayan ng magulang, maaring sabihin natin na napunta sa tito at tita, ngunit alam natin hindi sa lahat ng pagkakataon ay mabuti ang mga tito at tita. No, mga kamag-anak pa kung minsan ang nang-aapi sa mga ulila. So alam natin na may mga ulila na mas maganda pa ang naging kanilang buhay noong ibang tao ang kumupkop sa kanila kaysa yung sarili nilang mga kamag-anak. No? So kaya't ipinapaalala sa atin na sila ay mga mahihina, kailangan nila ang ating tulong. At alam natin sa pagpapahalaga ng ating Panginoon, ipinakita niya kung gaano kahalaga ang mga balo, ang mga ulila. Matatandaan natin mayroong binata na inililibing at iyon ay muling binuhay ng ating Panginoon. Binuhay hindi dahil sa naaawa doon sa namatay, kundi naaawa na habag doon sa nanay na balo na nawalan pa ng anak. No? So dahil sa pagkahabag, no, at ipinapakita ni Jesus kung ano ang dapat nating gawin, no, tulungan ang mga balo at mga ulila. Ang pangatlo ay ang mga mahihirap. No? So alam natin, hindi question na ang ating Panginoon ay tumulong sa mga nangangailangan sapagkat siya mismo isinilang sa mahirap na lugar, isinilang sa mahirap na mga magulang at nabuhay bilang kaisa ng mga mahihirap.
sapagkat ipinakita niya hindi lamang kung gaano natin pahalagahan, kundi ipinakita niya kung paano natin isabuhay, kung paano tayo mabuhay bilang mga mahihirap. Mahihirap na mayroong dangal, ngunit mahihirap na minamahal ng Diyos. No? So, ipinapakita ng ating Panginoon ang kanyang pagpapahalaga sa mga nangangailangan. At sa ating ng pagbasa ngayon, binibigyan tayo ng isang napakagandang larawan ng mga mahihirap na nangangailangan. Mga nangangailangan na pinagsasamantalahan. At sino ang mga nagsasamantala sa kanila? Ang mga nagpapautang, no? Ang mga nagpapasangla, no? Halimbawa, yung isang magsasaka, no? Magtatanim siya, so kailangan niya ng pangbinhi, kailangan niya ng pang-abuno, kailangan niya ng pang-irigasyon, kailangan niya ng mga material upang mapanatili ang kanyang tanim hanggang sa iyon ay umani. Ngunit paano siya kikita kung sa simula pa lamang nangutang na siya at sa oras na hindi nakapagbayad, hindi lamang yung kanyang aanihin, kundi maaring yung lupang kanyang sinasaka ay kukunin ng nagpapautang, kukunin ng nagpapasangla. Kaya nga't sinabi sa atin, no, ng ating unang pagbasa ngayon, kapag ang iyong kapatid ay magsangla sa iyo, at gagabi na, no, ibalik mo ang kanyang isinangla sapagkat iyon ay kanyang kailangan. So kapag mayroong nangutang sa atin at nagsangla ng mga bagay-bagay na kanilang kailangan, so sinasabi sa atin, pautangan mo na lang, huwag mo nang kunin yung kanyang sinasangla sapagkat yung sinasangla niya, maaaring iyon ang kanyang kabuhayan, no? So, napagandang aral, napagandang turo sa atin ng ating Panginoon, no? At ang mga ito ay kailangan nating tulungan, kailangan nating pakinggan sapagkat sinasabi sa atin, kapag hindi natin sila pinakinggan, sila ay dadaing sa Diyos. At ang Diyos ay makikinig sa kanilang mga hinaing. At ano ang sinabi? Mangingibang bayan din kayo, dadalhin kayo sa mga digmaan, mamamatay kayo, at yung mga asawa ninyo ay magiging mga balo rin. Ang mga anak nyo ay magiging mga ulila rin. No? So, huwag tayong magsamantala sa paghihirap, sa pangangailangan ng ating kapwa. Sila ay dapat na pakinggan, sila ay dapat na tulungan sapagkat ang Diyos ay nakikinig sa kanilang mga hinaing. Kung tayo ang mayroong mayroon, no, huwag na nating pahirapan pa ang mga kapwa natin na nangangailangan sa pamamagitan ng masamang pagtingin at masamang pagtrato natin sa kanila. Hindi naman hinihingi na kung ano ang kanilang kailangan, ibigay natin ang lahat ng iyon. Nakakalula na tumulong kapag nakikita natin yung laki ng pangangailangan. Ngunit tandaan natin ang hinihingi sa atin ay kung ano ang kaya natin upang kahit papaano, upang kahit na kaunti ay maibsan ang paghihirap na kanilang nararanasan. Tandaan natin hindi natin kaya ang na isolve ang lahat ng problema sa mundo. Sabi nga, no? We cannot solve the problems of the world alone, no? Hindi natin kayang isolve ang lahat ng problema sa mundo, no? So saan natin narinig iyon, no? Sa Justice League, no? We cannot solve the problems of the world alone. Kailangan nating magsama-sama, kailangan nating magtulong-tulong, no? At yung kaunti na maibigay ng bawat isa, kung iyon ay pinagsama-sama, makakatulong tayo sa ating kapwa na nangangailangan. Muli, tandaan natin ang basehan ng pag-ibig natin sa Diyos ay kung paano natin iniibig ang ating kapwa. Ang basehan ng pagiging tunay na tagasunod ng ating Panginoon ay kung paano tayo makipag-ugnayan at paano tayo tumugon sa pangailangan ng ating kapwa. Tumayo tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako